Gusto kong mag-discuss tayo tungkol sa ano sa may kasi akong gustong i-clarify doon sa ano. Actually parang karagdagan din eh. Hindi ko parang ano nagkataon lang na buti hindi ko na discuss yung sa ano gusto kong i-discuss yung sa fifth temple. Sa cycle ng temple yung ika-5. Ito yung first temple, second altar, third yung tabernacle, fourth yung first. Okay, ang fifth temple, second temple yung dun sa fifth cycle ng temple study natin. Base dun sa mga previous na pag-usap natin, nabanggit ko na sa inyo na ako, pagka naririnig ko yung sinabi sa Bible na langit at lupa, ang pumapasok agad sa isip ko ay yung templo. Pause ko muna sandali. Yung sa Matthew 24, dito nakuha ng dispensationalism yung tungkol sa ano, sa rapture, pero hindi natin didiscuss yung rapture dito. Ang didiscuss natin yung tungkol sa temple. Dito sa ano, sa Matthew 24 verse 1, sabi rito no na lumabas ang Panginoong Jesus, departed from the temple, umalis na sila, galing sila sa temple kasama yung mga disciples niya. Pagkatapos pinakita ng mga disciples sa kanya yung mga building ng templo. So doon sa Mark 13:137 yung ano parallel nitong Matthew 24, sabi ng mga apostle kay sa Panginoon, sabi, Master, see what manner of stones and what buildings are here, yung dinagdag ng ano ng King James yung are here. So pinapakita ng mga apostle sa Panginoon kung gaano yung grandeur ng anong temple. Pero sinagot sila ng Panginoon sa verse 2 na ganito sabi niya, Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. So itong sinabi ng Panginoon, sabi natin na prophecy about sa magiging future nung ano nung future nitong temple, yung pinagmamalaki na ng mga bato na yun, magaganda, lahat yan sabi niya, walang matitira kahit isa. Ah, nakapatong. Shall not be left here one stone upon another. Ibig sabihin, that shall not be thrown down. Yung lahat yan, taob yan. Ngayon pa, usually, pagka mayroong gera, pagka binabato ng mga, tag doon yung catapult, mga bato yung panira nila, no? Yung mga missile, may natitirang mga bato na nakatayo pa rin, di ba? Sa mga ball. Hindi na didistract lahat. Pero itong ano, nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon tungkol dito kasi nga, nung sinunog ng mga Romano, sundalong Romano yung ano, yung temple, natunaw yung mga gold. So, sumiksik dun sa pagitan ng mga bato. Kaya nung lumamig na yung templo, sinira nila yung mga bato, pinagtutungkab nila para ma-recover nila yung mga ano, yung mga tawag ito, mga gold. Okay. Pero hindi yan ang concentration natin tungkol sa gold, kundi yung sinabi ng Panginoon. Okay. So, maraming siyang prophecy na sinabi rito about the Antichrist, yung mga false Christ na darating, wars, rumors of wars, tapos yung pagpatay sa mga believers, pagkulong, tapos sabi niya, huwag kayong matakot. Tapos sabi niya, yung sinabi ni Daniel, tandaan niyo to, pag nakita niyo na yung abomination that causes desolation, tumakas na kayo, sabi niya. So, kasi dun sa Daniel 11:31, na-prophesy na ni, nakita ni Daniel na mangyayari ito na papasok yung sinasabing abomination dito, yung eagle, no? yung
Galit ang mga Jew doon sa legion. Kasi yung mga legion, may eagle yung symbol ng army nila, nung number ng legion. Eagle. So, it causes desolation. Kasi kung nasan yung eagle na yan, sisiraan niya yung ano. Neither let him in the field, huwag nang babalik, sabi niya. So, yung sa prophecy ni, ulitin ko lang ulit, no? Sa prophecy kasi ni Daniel, kukubkubin yung Jerusalem. Ngayon, sabi ng Panginoon no, dito na, okay, mangyayari ngayon, kukubkubin. Pag kinubko yung Jerusalem, tungakas na kayo. So, ang tanong nga, paano sila makakatakas eh, kinubkubin yung Jerusalem? So, base dun sa account ni, ano, ni Joseph, Jus Flavius Josephus, Jewish historian na in-employ ni Flavius Vespasian, naging emperor. Ito yung sinulat niya, no? Kinubkob ang Jerusalem, nasa loob yung mga Christian, nasa loob yung mga unbelievers, disobedient at saka yung mga obedient. Ito yung sinasabi ng Diyos, ng Panginoon doon sa kanyang parable noon. Wheat and the tares. Tingnan natin kung na-recover ko yung... Ito yung nandun sa ano, no? Sa Matthew 13, 24-30. Matthew 13. So, isa sa mga parable na ano, yung sa wheat and the tares, na yung ano, yung tao na naghasik ng wheat sa field, kinagabihan naghasik ang kalaban niya ng weeds, ng tares. So, pag unang tubo daw ng mga ito, hindi mo madidistinguish kung alin ang damo, alit ang wheat kasi pagka maliit sila, halos magkamuka. Pero pag laki nito, saka mo malalaman na iba yung isa. So, ito nga yung nangyari. So, lumaki, nag-report yung mga farmer, sabi sa kanila, sa boss nila, yung tinanim, yung hinasik mo, merong, bakit ano, naghasik ka ng maganda, no, ng mga buto, pero saan galing itong tears? So, sinabi na lang niya, hindi, kalaban niya, naghasik din siya. So, sa tanong servant, harvestin, alisin ba namin yung wheat? Sabi, wag, baka madamay yung wheat, hayaan mo na lang na lumaki sila. Pag nagbunga, harvestin natin, hiwalay yung wheat sa tears, tapos sunugin yung tears. So ito yung nangyari dun sa ano sa Jerusalem na yan. Nasa loob yung obedient at saka yung disobedient, kinubkob sila. Pero yung kumubkob umalis, for some reason umalis sila. Pag alis sila, sabi ng obedient, ito yung sinasabi ni Kristo sa parable niya. So takas tayo. So kasi ang warning ng Panginoon sa kanila doon sa Matthew 24, tumakas na kayo, huwag nyo nang balikan. Yung nasa field, huwag nyo nang balikan yung damit niya sa bahay. O, kawawa yung isang kawawa yung nagpapasusto, sabi niya. Pray your flight shall not be winter, blah, blah, blah. And then, sinabi niya nga yung pag-arise sa mga false Christ, ano? Itong mga false Christ na to, tumakas yung mga Christian, bumalik si ang sumunod na kumugob ay si Titus na, no, yung anak ni Vespasian. Si Titus later on naging ano rin siya, naging emperor din. So kinugob nila uli yung ano, yung Jerusalem, at nung niransak nila ito, sabi ni Josephus, no, not sure kung si Josephus, pero sabi ng mga historian na not one Christian ay namatay doon sa ano, doon sa siege ng Jerusalem. So nag-survive sila. Sila yung sinasabi rito ni ano eh. Tungkol sa mga left behind. Kasi ang understanding ng mga dispensationalists dun sa rapture, yung kinuha, yun yung na-save. Yung left behind, yun yung nagdanas ng paghihirap. Pero iba yung tinutukoy, iba yung understanding natin kung obedience yung ating ano, ating titinan dito.
But as it was in the days of, shall also the coming of the Son of Man be for us in the days that were before the flood. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. So yung mga na took away, yung taken away, ito yung mga namatay, no? So yung left behind sila Noah, hindi sila namatay. So verse 40 sabi, then shall two be in the field, the one shall be taken, the other left. Two, nilagay dito, women shall be panakapanaklong. So sabi ng King James, dinagdag lang namin itong mga babae ito. Pero yung sa original nakalagyan, two grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. So, ito yung mga taken at saka yung mga na left. And then, kung ibabase natin ito dun sa verse 39, so yung mga taken all away, ito yung nangamatay. So, yung two men in the field taken, okay, ang tanda natin to, ito yung sinasabi yung darating na yung abomination that causes desolation. Ito yung Roman legion, ano? Papasok sila. Merong practice kasi ang mga legionnaires. Hindi sila nagmamassacre, no? Meron silang practice ng decimation. Ang decimation, ginagawa rin nila sa sarili nila. Halimbawa, merong legion, century o cohort na, no, na nag-fail doon sa objective. O natalo sila. Natalo sila dahil sa poor performance ng isang company nila, no, yung century. Usually, kung 100 yun, ano, papatay sila ng 10. Tapos ang papatay dun, pipili sila dun sa 10 na yon, and then sila rin mismo papatay dun, tag rin dun decimation. Okay, nung sinabi ng Panginoon yung mangyayari, no, yung destruction and everything, yung judgment na yon, ito yung sinasabing yung tribulation, ano? Binabanggit ng Panginoon, after masabi niya lahat ito, sa verse 34, sabi niya, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. So yung lahat na sinabi niya, na this day sinasabi ng mga Christian na mangyayari sa future, pero sinasabi ni Christ, itong generation existing na to, sila ang makakaranas nito. And then, verse 35, ito yung sinabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So, usually ginagamit ito ng mga philosophers. Pagka nagkakaroon ng mga debate, no, sasabihin na, teka muna, ang heaven nandito pa, ang earth nandito pa. So, hindi pa nangyayari yan. Kasi sabi dito, heaven and earth shall pass away. But remember yung ating study tungkol sa yung sa ating temple study na whenever minention yung heaven and earth na sabay, it does not, hindi nito sinasabi yung tungkol sa two places, heaven and then earth, kundi tinutukoy niya ito isang location na ang pangalan ay heaven and earth. So, kung babalikan natin yung verse 1 nitong Matthew 24, pinakita ng mga apostle sa Panginoon, yung heaven and earth, yung temple, yung building. Sabi, ang ganda-ganda ng temple na to. Pero sa halip na humanga ang Panginoon, nagbitaw siya ng mga salita rito na itong nakikita nila yan, lahat ng mga bato na yan ay itataob, no? Shall be thrown down. Hindi na siya magkakapatong-patong. And then yung quotation natin sa verse 35, sabi niya, heaven and earth shall pass away. Itong temple na to, papas away yan. But my word shall not pass away. Ibig sabihin, sinabi niya na magpapas away yan. Yung sinalita niya na mangyayari sa temple, mangyayari at mangyayari. Because sabi niya, my word shall not pass away. I have told you about the destruction of the temple, of this heaven and earth. This heaven and earth will pass away. So, yan yun. Yun lang gusto kong i-emphasize. Na even ang ating Panginoong Jesus, tinawag niya rin yung temple na heaven and earth. So, ngayon pagdating kasi sa magandang pag-usapan din kasi natin ang
ang prophecy kasi masyadong ano, masyadong obsessed ang mga Christian pagdating sa prophecy. Sino nga ba na hindi mo obsessed tulad kung may mga prophecy ganito na sinasabi mangyayari sa future? Pagka alam mo magkakaroon ng future, sigurado kang magkakaroon ng future, ng mangyayari ang ganito sa future. Pero ang nakakatuwa nito, ang Panginoon sabi sa atin, kalimutan natin ang future. Huwag nating isipin yan. Ang isipin natin ay yung past. Yun ba sinasabi? Tingnan natin sa Philippians 3:13 to 14. Philippians 3:13 to 14. Sabi ni ano ni Paul, brethren, I count not myself to have apprehended. Apprehended. Tingnan natin kung ibig sabihin apprehended. Katalambano, to take eagerly, to seize or possess. So, ibig sabihin niya, brethren, I count not myself to have possessed, to have understand everything, no? Comprehend, hindi kung, but this one thing, sabi niya, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, sa ating mga mga ano, hindi Jew, hindi Hebrew, ang intindi natin ay ganito, forgetting which are past, yung mga nakaraan, and then important to the future. So, nakapokus tayo doon sa future, yun ang tinitingnan natin. Kaya lang, anong klaseng guidance ang makikita natin sa future? Eh, siyempre, aasa tayo sa mga prophecy. And then, yung prophecy na nabasa natin, katulad nun sa Matthew 24, in-expect natin ngayon na magkakaroon ng kaguluhan. Kaya ang mga Christian, apprehensive sila, no? Masayang malungkot sila kapag may gera. Kasi pag may gera at nuclear war, ang nasa isip nila yung drive na tayo. So, yung ang in-expect ng mga Christian dahil yung inaral sa atin ni na nung mga author nung Left Behind na magkakaroon ng nuclear war, 1/3 ng population ng Earth ay mamamatay, 2/3 lang magsusurvive, at sino kay mga malas na country na yon, no? Kaya pero hindi lang tayo mga Christian ang may doctrine ng ganyan, ganun din yung mga Muslim, meron din silang ganyang scenario na pagdating ng kanilang 12 Mahdi, magkakaroon ng distraction. No? Kasi, actually, Islam kasi copy-paste lang nila yung ano eh, with some alteration sa Old Testament. Diba? Kung sa Bible, ang bida ay si Isaac, sa Quran, ang bida ay si Ishmael. Okay, so, ganyan yung kanya-kanyang bias. So yun ang scenario, yung sa future nga, yung sa front na yun ang intindi natin, no? Na magkakaroon ng World War 3. Yan ay totoo kung yung prophecy na sinasabi ay sa future. Pero meron akong gustong i-point out sa inyo, no, na sa Bible, pag sinabing check natin ulit, no? Itong forgetting those things which are behind. Yung behind dito, no, ay opiso, to the back. Backward, behind. Sa Hebrew, itong sumulat nitong ano ito, ang behind ay future. Kasi ang behind natin, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Pero yung nasa harap natin, ito yung mga naganap na at nakikita natin to. At ito ang sinasabi ng ni Paul sa atin, dito tayo mag-reach itong mga ni-reveal na sa atin ng Diyos. Kaya ngayon, meron tayong Bible. Ang Bible kumpleto na, pati ang Revelation nandun. Pag binasa mo yung sa Revelation at mabasa mo yung account na to, ang isipin mo, kasi ang pinagtatalunan niyan, yung date kung kailan nasulat yung ano yung Revelation. Ito ba'y nasulat noong 65 AD?
O nasulat ba ito noong 95 AD? So, ang lahat ng mga naniniwala ng future, ng rapture, ang belief nila, sinulat ito ng 95 AD. Kasi yung temple ay na-destruct nung ano, nasira siya nung 70 AD, no? So, kung ang 70 AD nasira yung temple, second temple, at sumulat ng prophecy si John ng 95 AD, so ibig sabihin nun, may mangyayari pang destruction ng temple sa future. Eh, walang temple ngayon. So, ang in-expect ng mga Christian, bago ma-fulfill yung prophecy sa Revelation tungkol sa destruction temple, merong third temple na itatayo. At yung third temple niyan, yan yung bababoy ng Antichrist. No? Yan yung sa doktrina ng ano. Kung papaniwala, which is majority naniniwala na ang Revelation nga ay nasulat ng 95 AD. Pero kung ang Revelation ay nasulat ng 65 AD at nag-prophesy ito tungkol sa destruction ng temple, tapos yung temple, second temple ay nasira nung 70 AD. So ibig sabihin, after 5 years na fulfilled yung sinulat ni John na prophecy tungkol sa temple destruction. Okay? Ngayon, bakit natin papaniwalaan yung 65 AD? Eh samantalang marami ring argument na kung mag-research kayo sa internet kung bakit maraming naniniwala dun sa 95 AD edition ng Revelation. Okay. So hindi natin susundan yung argument ng mga nagdedebate tungkol diyan. Hindi rin tayo maghahanap ng sarili nating pag-iintindihan. Hayaan na lang natin na magsalita magsalita yung Bible para isabihin sa atin kung ano ang tama. Una-una titingnan natin no doon sa future, yung sa mga naniniwala na sa future pa mangyayari yung sinasabi sa Revelation, not today, as binasi nila ito doon sa ano, sa study ng dispensationalism. So sa dispensationalist tungkol sa church, ito ay hidden, nakatago. Hindi ito nakita ng mga propeta nung gumawa sila ng prophecy. So bali doon sa teaching ng sa dispensationalism, yung clock ng Diyos na tumitik-tok ay natigil. Nagkaroon ng pause para i-deal ng Panginoon yung tungkol sa church. Kasi sa dispensationalist, naniniwala sila sa dalawang grupo na involved sa will ng Panginoon. Ito yung mga Jew at saka yung church. So, dinil muna ng Panginoon ang mga Jew, and then nagkaroon ng pause. Dinil ng Panginoon ang church, pagkatapos nagkaroon ng rapture, then ididil na naman ng Diyos ang mga Jew. So, yung aral na nagsasabi na hindi nakita ng mga propeta yung church age, medyo questionable yon. Kasi ang Panginoon never siyang gagawa ng lihim na ganitong proportion, ganito kalaki, na malaki ang impact. Okay? Kasi lumalabas nyo ngayon na ang church ay hindi yung Israel. Kasi ang ibig sabihin ng church is synagogue or congregation. So ang Israel ay congregation. Ang church ay congregation din. At ang sabi ng Panginoon, through Paul, ang mga Christian ay grafted. Sa dispensationalism kasi, sa future pa mangyayari yung destruction ng temple, kaya hindi ito tumutukoy dun sa second temple kundi sa third temple. Kaya masaya ang mga Christian kasi talagang gumagawa ng effort ang Israel
kung saan ay may, para maitayo nila uli yung ano, yung third temple. Although meron ng prophecy sa ano, sa Old Testament kay si Ezekiel na ang magtatayo ng third temple ay yung the branch, yung Messiah. At tinayo niya ngayon third temple na yun, yung tayo, yung believe, yung mga maniniwala sa kanya, no. So invisible temple tayo. Ngayon, bakit invisible temple? Kasi invisible yung high priest. Siguro tingnan natin yung ano, yung sinasabi dun sa Matthew 24 pa rin. Tungkol sa ano, yung second coming niya, sabi niya rito sa verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Hindi ito tungkol na kung sino lang yung makatiis, no? Siya lang maliligtas, kasi ito yung sinasabi na pagdating doon ng tribulation, pag naniwala ka, kasi hindi ka na-rapture, naiwan ka rito, daranas ka ng paghihirap. So pag tinanggap mo si Christ ngayon, ang salvation mo ay kung matitiis mo yung ano, yung tribulation. Pag hindi mo natiis at tumalikod ka, hindi ka ligtas. Pero hindi itong tinutukoy ng yung mga depender naman ng ano, depender ng dispensationalism, na hindi ito tungkol doon. Sabi lang nila na ang proof na ligtas ka nga ay naka-endure ka hanggang sa ending. So, maganda rin point yun, ano, na kaya ka na yung mga ligtas lang ang makakapag-endure hanggang sa kaduluduluhan. Pero, ano to eh, ito yung sinasabi na ng, sa atin ng Diyos, na ito yung mga natira, no? Yung mga tira, sila lang ang ligtas. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ngayon, kaya sila natira, kasi bago makubkub yung Jerusalem, nakatakas na sila. Kasi yung unang kubkub, nakita nila na, nung umalis yung unang kumubkub sa kanila, na-realize nila na yun ang sinasabi ni Christ, kaya nakatakas sila. So, yung susunod, yung mga hindi umalis, sila yung nakubkub uli at sila yung nangamatay. So, ito yun, no? Yung he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya sila naka-endure, not because nagtiis sila, kundi gumawa ang kaparaanan ang Diyos para maalis sila doon sa malaking problema. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, ganito magtrabaho ang Panginoon, na yung obedience sa kanya hindi talaga nakakaranas ng ano, ng mga yung mga ini-endure ng mga disobedient. Kaya kung Christian ka, ang dami kang problema, itong dahilan. Ayaw mong sundin, ayaw mong gawin yung isang bagay na iniwan ng Diyos sa atin, tinuro ng Diyos sa atin para makaiwas tayo sa ganyang sitwasyon. Yung nga, yung sundin ang kanyang commandments. So, yan yon. Pero ang tukoy natin yung sa ano, sa verse 14, sabi ito, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Then shall the end come. Okay, world ano? World. Dito sa Matthew, sa unang-unang verse, nung sinabi ng Panginoon sa mga apostol na magkakaroon nga ng distraction, tinanong siya ng ano, sa verse 3, tinanong siya ng mga apostol, kailan ba mangyari itong end of the world? So, ito yung sabi ng mga Christian, no? Ayan, sabi nga, end of the world. Yung world dito ay yung world ng mga Jew, hindi yung world ng nakasama tayo. Ang ginamit dyan is aeon, age, yung Jewish age ng, kasi diba sa, ano yung pinag-usapan nila rito? Age nitong temple, yung era ng second temple. Kailan ba matata? Kasi sabi niya, okay, nakita niyo yan, nakatayo, ang ganda-ganda, sabi niyo, walang matitirang bato yan. So, nagpulong-pulong sila. Kailan mangyayari ito yung, ano, yung katapusan ng time ng temple, ng temple time. Iyon, era ng temple. And yun ang diniscuss. Pipreach yung ano, unto all the world. Saan ba yun? Anong verse yun? 24 ba? Okay, and 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness
yung world dito na ano nang ginamit ay hindi aeon, ano? Translate ng English sa world pa rin. Pero hindi to word na aeon o era, kundi present all the world, kundi oikoumene. Yung oikoumene ay Roman Empire. So, ang tinutukoy niya, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the Roman Empire, all nation, and then the end shall come. Pagka na-reach na ng gospel, yung lahat na country na sinakop ng ano ng Roman Empire, and then papasok na yung end, tatapos na yung end ng ano. So, nangyari ngayon, di ba, nagkaroon ng persecution, pinersecute ng mga Jew, yung kapwa nila Jew, yung mga Jew na nani, yung mga disobedient Jew, pinersecute yung mga obedient Jew, nagkalat sila, na-preach yung gospel. And then ito nga, nung na-reach na yung buong sulok-sulukan ng empire, ng oikoumene na to, saka ngayon nagkaroon ng ano, saka nag-end yung ano, yung era ng mga Jew, nasira na yung temple. Okay. So hindi natin ginamit yung mga argument na print ito nung 19 ano, na print ang Revelation ng 65 o na print siya ng 95. Hindi natin inaano, ang tinitingnan natin yung sinabi mismo ng Panginoon Jesus. Ang inisip natin ay bakit kaya gusto ng mga tao ito na mapunta sa future? Actually, one way din ito para manipulate yung minds ng mga ano, ng mga naniniwala sa Bible. Kasi once na mabigyan mo sila ng fear na ganito ang mangyayari, malilis sila dun sa ano, sa tamang pangunawa sa Bible, na sa halip na ang kikintal sa kanilang pag-iisip ay ang Diyos ay mapagmahal, ang kikintal sa kanilang isip pa ang Diyos ay mapaghiganti. No, so vengeance is mine, saith the Lord, ako magiganti, ganun. So lumalabas ngayon na ang Panginoon ay warrior. So yung kingdom na itatayo niya rito ay kingdom ng mga warrior. Ang magpapatunay nito is how Christians interpret yung ano, yung armor of God. Yung armor na diniscuss ni ano, ni Paul, no? Naka-picture diyan yung ano, yung Roman soldiers, yung helmet of salvation, di ba? Tapos yung shield of faith, buckle of righteousness ba yun? And then sword of the spirit, a helmet of salvation. And then yung feet, shod, yung peace daw, pero yung peace na ang suot hobnail boots, peace. Which ironically, yun ang sinasabi ng ano, lalo na ng US ano, yung sa democracy. They promote peace through war. So yun ang teaching. Saan nila nakuha yun? Doon sa Roman, sa interpretation ng mga Christian about the armor of God na kinakailang pumata. Kasi pamatay yung ano eh. Pero sinasabi nandiyan, panglaban yun sa Diablo. What? Hindi mo nang kayang... So, hindi, ano lang, symbol lang yan kasi sword of God, hindi. Ang tinutukoy na armor of God, yung garment ng priest. Yan ang accepted norm ng mga obedient, ng mga, those who study the Bible na iba ang thinking nila, no? Hindi yung thinking na kingdom of warriors ang itatay ng, ano, ng God. Actually, ang belief is a kingdom of priests, di ba, priests and kings. Ibig sabihin, kingdom of priests. Ano ba yung mga priests? These are worshippers of God. And then, dun sa temple, ang mga priests, lalong-lalo na yung high priest, pag titina mo yung paa nila, wala silang suot. Barefoot sila. Ang reason daw kasi, holy yun, kaya hindi ka dapat magsapatos. Pero hindi yun. Yun ang talagang peace. Kasi yung naka-barefoot na paa, hindi yan lalaban at hindi rin yan tatakbo. Yan ay kapayapaan talaga ang simbolo nung walang suot na ano. Kaya yung kinukuhang simbolo ng mga Christian na Roman soldier, yung Christian ano, na naka-hobnail boots, yung ready for war, mali yan. Ang armor of God, empty yung pit, barefoot siya. Because it is peace. Tulad na ng ating Panginoong Jesus. Sa Revelation, di ba? Ano doon, nung nagkaroon ng gera, anong picture? Nakasakay sa
sa sakabayo. Pero when he entered ano, in Jerusalem as king, saan siya nakaupo? Sa as. Sa donkey. Donkey ba yun? As, donkey. Ano ibig sabihin nun? Kung nakaupo siya sa kabayo, warrior siya. Pero kung naupo siya sa donkey, peace ang dala niya. Hindi siya, he did not come to kill, but to save. So yun yun. And then, ito nga, ang thinking kasi ng mga Christian na Matthew 24 will happen in the future, magkakaroon ng gera. Kaya sinasabi dun sa Revelation na there's no more sea, sana punta yung sea. Dahil nga, nagkaroon doon ng nuclear war. So, natunay yung, ano, yung sa dagat, so on and so forth. Pero kung magkaroon ng nuclear war at natunay ang dagat, hindi one-third ng population ang mamatay. Three-thirds. Three-thirds ng population patay. So, absurd yung, ano, yung teaching na ganun-gato. Pero ito nakita natin din sa Matthew 24. Sabi ng Panginoong Jesus, siya mismo yung sabi, this generation shall not pass. Makikita at makikita nila ito. Kaya yung pagbalik ng yung second coming ng Panginoon sinasabi sa Matthew 24, when he will come as a judge, ito na yung sisingilin niya yung ano, sisingilin niya yung Jew. Dahil because of their religion, no, ang dami lang pinagpapatay. Tingnan natin yung Luke 11:50. May sinabi ang Panginoon sa Luke 11:50. Tandaan natin no, nung pinagpili ni Pilate kung sino yung papakawalan niya, kung si Jesus Barabbas o si Jesus Kristo. Ang pinili ng mga tao ay si Jesus Barabbas. So, sabi niya, gusto niyo mong patayin ko yung hari ninyo? Sabi niya, oh, wala kaming hari. Ang hari namin ay si Caesar. Tapos, meron silang sinabi naman sakit doon. Ang dugo niya, kami at ang aming anak ang mananagot. Oh, okay, sabi nila yun. So, yun, tinupad ng Diyos yung nangyari. Nanagot nga sila at ang kanilang mga anak. Kasi yung generation nila, damay yung mga anak nila, naging slave. So, Luke 11, ano ba yung babasahin natin? Luke 11:50. Verse 40. Si dapat basahin natin lahat eh. Start natin sa 48. Sa Luke 11:48 hanggang 50. Truly, ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers, for they indeed killed them, and ye build their sepulchres. Ito yung patungkol sa mga... verse 47. Woe unto you, for ye build the sepulchres of the prophets, and your fathers killed them. Truly, ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers, for they indeed killed them, and ye build their sepulchres. Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and of them they shall slay and persecute. Verse 50, that the blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world may be required of this generation, from the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and temple. Verily, I say unto you, it shall be required of this generation. Kaya yung ano no, meron tayong mababasa sa ano. May mababasa tayo sa Revelation 6:10. Tingnan natin 'yan, no? Revelation 6:10. So, ang vision ngayon ay sa langit ano, the altar. Verse 9, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Aside ang 11, sabi, and white robes were given to every one of them. And it was said unto them that they should rest, pahinga muna kayo, for a little season, until their fellow servant also and their brethren, they should be killed as they. So ito yung mga prophets. Sabi na, nagko-complain sila sa Panginoon. Ang tagal, kailan ba yung singilan na yan?
Sabi sa kanila, konting tiis, konti, maliit na lang, konting konting hintay ninyo kasi hindi ba kayo kompleto? Meron pang pagpapatayin. Ito yung mga apostol. Mga prophets. Papatayin din sila. Tapos sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 24, this generation shall not pass. Kasi yung generation nila, sabi nila, kami yung mananagot, okay, kayo yung mananagot yung generation ninyo. Kayo yung sasagot yung dugo ninyo, magiging kabayaran ng mga propetang pinatay at sa mga apostles ang papatayin. So ngayon, pag may nagsabi na sila raw ay apostle, pinadala ng Panginoon, tapos na yung office ng apostle. Wala nang apostle. Kasi mga prophets kasi ganito yan eh. Yung prophets, nandito rin sila sa first temple. Nag-prophecy sila ng mga kalokohan ng tao rito at nag-prophecy sila tungkol sa pagbabalik ng pagtayo, pagbalik ng Israel at magkakaroon ng second temple. So, by temple ang prophecy. And then, kasi pagtapos ng first temple, tayo no, yung invisible temple, nagbato sila ng isang prophecy lang tungkol din yung gera sa dulo, no? Kakaroon ng, hindi ko alam kung Armageddon ba yung gera nun or just another world war. So, ito yan, no? Itong temple, temple 1, andun yung mga prophets. Nag-prophesy sila sa, because ito yung ginawa nyo sa temple 1, ganito mangyari sa temple 2. And then, plus one prophecy dun sa invisible temple. And then pag move ngayon doon sa ano sa temple second temple mga prophets naman diyan yung mga apostle. So nagsulat sila tungkol sa time nila at yung sa time natin sa church natin. And then nagbato sila ng isang 6 temple time. Then nagbato yung prophets dito yung apostle dito sa second temple ng prophecy. Lagpas dito sa temple natin, doon sa temple na darating, pagbaba nung ano, no? Nung temple without sea. No? Yung temple without sea. Heaven and earth, but without sea. Nag-prophecy sila ng isang prophecy na naman patungkol doon sa eighth iteration ng temple. Ito yung high priest kasi sa second sa third temple ay ang Messiah, ang high priest nung bumaba yung temple without sea ay Messiah, pero kadulo-dulo niya pagpasok nung ano nung eternity ang pagka high priest ng Panginoon ay bibitawan niya at ibabalik niya dun sa ano sa Diyos Ama. So yun ang ano yun yung high priest. Kaya nga ano no, depende kung sino yung papaniwalaan natin ng ninyo. Kung maniniwala kayo na magkakaroon ng gera sa future dahil ang tinutukoy sa Revelation ay hindi pa nangyari, maghihintay kayo ng wala, hindi mangyayari yan. And ibig sabihin yung temple na madidistract tulad ng dinidescribe sa ano sa dinidescribe dun sa Revelation at sa Matthew 24. Nangyari na yan, past na yan. Kaya nga yung ano, no, balik tayo dun sa sinasabi ko na ang pagdating sa word meaning, what is at a back is the future. Ito yung hindi nakikita ng mga Hebrew. And what is in the front is the past. Dito tayo matututo. Kaya nga bumabalik tayo dun sa past. Kung mapapansin ninyo, no, ang sa akin kasi nga, hindi ko talaga mag-guess bakit pagka mayroong bagong mananampalataya, ang studies na bibigay sa kanya sa Book of John. Sabi natin nasa 75% na siya ng Bible. Bali 25% na lang pag binasa mo, tapos na. So bakit doon nag-umpisa? Dapat mag-umpisa doon sa ano sa Genesis kasi once na mag-start ka sa Genesis makikita mo mapipick up mo kaagad doon yung ano yung obedience pagka na kami obedience sa ano
sa Genesis, hindi ka na maliligaw ng iba-ibang klaseng turo pagkat na lumalabas sa panahon natin ngayon. Ano nga eh, nababasa ko yung mga debate, yung mga problema doon sa ano, sa mga Facebook post, ano, nakakalungkot eh, kasi merong sinabi kasi ang ano, ang Panginoon doon sa Hebrews chapter 6, no, yung pinagkuna ng mga nagdedebate na once saved always saved, at saka yung nagsasabi na salvation can be lost sa Hebrews chapter 6, merong sinabi ang ano doon, ang writer na ang author ng Hebrews. Siguro basahin natin para sigurado, kasi medyo komplikado yung ano eh. Complicated itong ano. Sabi niya doon sa ano, sa verse 1, no? Verse 1 to 4, actually nga, hanggang 8 nga yan, ano, isang paragraph. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Kasi pagdating sa ano, sa witnessing ano, sinasabi ka agad yung doktrina, yung doktrina ni Christ. Ano yung doktrina ni Christ? Namatay siya, nabuhay siya uli. So ito yung essential sa salvation. Pero once na save ng isang tao, iwanan na yan. Mag-move na, kasi pag hindi ito, mag-move sa perfection. Ito yung sa obedience. Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Kasi ito yung ginagawa ng church, you know? Salvation sa morning, salvation sa evening. Salvation sa Monday, salvation sa whole week, and then salvation sa Sunday. Everything na pinag-usapan is about salvation. So, evangelization, witnessing, ganun-ganun. Ang problema, yung audience ngayon ng kinakausap sa salvation, saved na to. So, hindi sila tinuturuan ng sa perfection. Palaging umiikot lang dito sa ano. Ano yung mga doktrina ang pinag-usapan? Sa verse 2, sabi, doctrine of baptism, laying of hands, resurrection of the dead, eternal judgment. Ito yung mga pinag-usapan. Pagdating sa verse 3, sabi nung author ng Hebrew, sabi niya, this we will do if God permit. And then, sa kanya pinasok tong verse 4. Bakit nagkakaroon ng ano na apostasy? Pag hindi ka mag-move unto perfection, mangyayari sa itong nangyari sa verse 4. It is impossible for those who are enlightened, tasted, blah, blah, blah. Verse 5, blah, blah, blah. Word to come. Verse 6, fall away. Nagpo-fall away kasi hindi sila umaalis dun sa salvation. Every time ang preaching, salvation, 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 walang obedience, walang obedience. Ayaw magtura ng obedience kasi galit sa Ten Commandments. Pagka na-mention ang Ten Commandments, uminit ang ulo. Wala nang maliligtas sa Ten Commandments, ang kulit-kulit mo. Dito tayo sa salvation. Ang sabi ng verse 6, fall away. So, any group na hindi mag-move on, mag-split yan, mag-aaway-aaway yan. They shall fall away to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Yun ang mangyari sa ano, sa anyone, anybody, or any group na mag-stick sila dun sa salvation. Ang sabi nila kasi ganito, no? The commandment is good. No? Maganda yung commandment, pero hindi tayo maliligtas dyan. So, sabi naman ni Flor, salvation is good. Pero hindi tayo pinapaupo ng Diyos ng salvation. Sabi sa atin, elementary yan. Graduate ka na sa grade 1, mag-grade 2 ka na. Ayaw mo mag-grade 2, o stagnant ka, mag-stagnate ka, magpo-fall away ka. Ang fall away kasi ganito, dalawa kayo naglalakad, nag-stick ka sa salvation, itong isa nag-stick sa ano, sa obedience. Siya, nag-move on. Ikaw, hindi. Tapos, i-judge mo siya na falling away siya. Actually, ito yung sinasabi ni Einstein ng relativity. Relative to you, nawawala siya kasi papalayo siya. Pero hindi rin natin alam na pagdating sa relative, sa kanya, relative sa kanya, ikaw nagpo-fall away, hindi siya. Kasi siya, sumusunod siya dun sa sinasabi ng Diyos sa Hebrew na nag-move siya sa perfection. Iniwan niya na yung ano, yung
iniwan niya na yung foundation ng repentance from dead work, faith toward God, baptism, laying of hand, yun. Yan. Kasi ano yan, elementary teaching yan eh. Okay? Naging stepping stone niya para mag-move siya dun sa ano, sa baptism. Ah, sa baptism. Sa ano, sa obedience. So now, enjoy siya dun sa fellowship ng Panginoon. Bakit? Because God requires obedience. Diba? What makes God happy is when we obey. Sa dispensation, ang pagtatalo ng mga dispensationalists, kasi sila-sila nagtatalo din, ano? Kasi maraming dispensationalists ang, ewan ko, baluktot din ng pag-iisip na nawawala ang salvation. So, sila-sila nagkakalat din dun sa ano nila, sa kanilang mga teaching. Anong nangyayari sa kanila? Stagnant lang sila dun sa ano, na sa teaching nila, na kasi tayo naniniwala tayo na isa lang ang method ng ano, ng sa obedience, isa lang ang method ng salvation. Making God your God, money hindi mo God. From the time of Adam, from the time of Cain and Abel, from the time of Abraham, Isaac, and Jacob, from the time of the kingdom of Israel, and from the time of Jesus' time, and then from our time, church time, in terms of the future, isa lang ang ano, ang magiging ang salvation. It is faith on God that He is God alone. Man is not God. And then, obedience dun sa commandment ni Christ, na sinabi ni Christ na dahil na masunurin sa Panginoon, dapat masunurin din tayo sa Kanya. Yun ang nire-require niya. So, ang mga ayaw mag-move on, yung stick lang sila sa salvation, they fall on this, nakaka-pick up sila ng mga wrong teaching. Samantalang for those Christians who opted for obedience, hindi sila madala ng mga maling turo. Ano ba yung mga maling turo? Yung maraming. Kapapanood ko lang nung sa Hyper Grace. Ano ba yung sa Hyper Grace? No need to confess your sin kasi alam naman Diyos na ano eh. So, pinatawad ka na ng Diyos. So, wala rin pinag-iwa dun sa teaching ng mga Christian na you are no longer under the law of God but under grace. Ang kaibahan nga lang, yung sa Christian, nagko-confess pa rin pagka nagkakasala. Itong isa, hindi na yata nagko-confess kasi hyper nga. Ibig sabihin, oh, masaya ang Diyos sa kanya. Embrace lang pagka nagkakamali. Oh, huwag kang mag-alala, anak pa rin kita. Parang ganun. It is iba yung sinasabi sa ano, sa obedience, yung naniniwala sa obedience. Sa obedience, ganito ang style, no? Dating sa obedience, what the obedient Christians believe is that yung sinasabi ni sa Galatians chapter 3 na the law is our bodyguard. Ang Ten Commandments, kapag ka ito ay sinusunod ng mga hindi paligtas, sila inaalagaan ng Ten Commandments up to the point na makilala nila ang Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito yung sinasabi na ituturo ng commandment, ng kautusan ng isang tao para mapalapit sila sa kay Kristo, para makilala lang si Kristo bilang kanyang Diyos tagapagligtas. Yun ang trabaho ng commandment. Unfortunately, sa mga Christian, pag nagagawa na ng commandment ito, ituro si Christ, hindi ka na under sa Kanya. Pero sa mga obedient lovers, iba ang nasa puso nila. Sa kanila, ang Ten Commandments, parang Old Testament, sulat na dapat sundin, dapat ilib sa buhay, at kapag ka ito ay binubuhay mo ngayon, makikilala mo ngayon ang binubuhay mo pala ay si Kristo. So, pagka meron na nag-preach sa'yo tungkol kay Christ, na kung paano nagliligtas si Christ, readily ina-accept noong mga pinotektahan ng Ten Commandments yung taong ito, at tinatanggap niya si Kristo at pinapapasok niya sa kanyang buhay. And lo and behold, ano kanyang na-find out? Na yung palang Ten Commandments na nagpo-protect sa kanya, na nag-guide sa kanya patungkol sa ating Panginoong Jesus, siya rin pala yun. Nagpalit siya ng uniform. Dati high school siya, yung pala college pala siya. So, pagpasok ngayon nung ni Kristo sa puso, nung tumanggap sa kanya,
And then na-realize yung taong tumanggap sa kanya na yung Ten Commandments pala, si Kristo ay walang pagkakaiba. Isa lang sila. Yung nire-require ng Ten Commandments, yun din ang nire-require ni Christ, na ang maging Diyos mo lamang ay ang Diyos Ama. Wala lang iba. Na siya lamang iyong aasahan, siya lamang ang papakain sa iyo, siya lamang magtuturo sa iyo. At masaya siya kapag nakikita niya na yung mga taong nagsasabing dala niya ang pangalan ng Jehovah, dala niya ang pangalan Kristo, ay sinusunod yung inuutos ng Diyos. Doon masaya ang Diyos. Pero yung mga umaasa lamang sa kaligtasan ay binibigyan ng Panginoon, pero ayaw lumago sa kanilang pananampalataya, ayaw nilang matuto ng pagsunod, nananatiling magulo yung kanilang buhay. Kung sila ay mga pastor, mag-aaway-away sila. Kung sila ay mga members, mag-aaway-away sila. Kung sila ay mag-asawa, mag-aaway-away sila. Bakit? Kung ano, bakit, ano bang dahilan kung bakit ano? Kung bakit pag mag-stick ka sa kaligtasan na hindi rin maganda yung nangyayari sa buhay mo? Kakaiba doon sa mga ano, doon sa buhay ng mga tao na nag-move on sa obedience. Alam niyo kung bakit? Balikan niyo yung ano, yung parable ng ating Panginoon Jesus, yung sower, the parable of the sower. Pagka naintindihan niyan, then malalaman niyo na totoo pala. Pag nag-stick ka sa salvation, walang mangyayari sa iyo. Kasi ang salvation, ano yan eh, yun ang basic. Unang hasik, tumama sa, yan, sa highway. So, matigas, hindi siya mapapag-group, hindi siya mapapag-ano, hindi siya mabubuhay dyan. No? At ang mangyayari pa, pakain lang siya sa mga ibon, sa mga ali-aligid. So, anong interpretation ng ating Panginoon? Yung tigas sa puso. Wala. Yung nahasik sa kanyang seed, hindi niya rin mapakinabangan. Nakita niyo kung ano, no? Itong kung obedience ang ano, ang motivation natin, kung obedience ang background natin, maintindihan natin ngayon na itong ano, wow, ganda pa, hoy, tripod. Yung ano, ito yung parable of the sower, ito'y sumasagot ito sa mga iba-ibang doktrina ng tao na prinesent sa atin. So makikita natin na nire-repute nito yung ano, yung doktrina ng mga Calvinist, yung mga pinipili lang maliligtas. No? Hindi. Ang Panginoon, naghahasik siya kahit anong kondisyon ng ano, ng buhay, ng puso ng tao. At igas yan, ihasik niya ang ano dyan, ang good news, ang gospel dyan. Ano yan? Yung mabato? Ihasik pa rin ng Panginoon yan. Matinik? Ihasik pa rin ng Panginoon yan. Binungkal? Ihasik pa rin ng Panginoon yan. Wala siyang pinipili. Yung lambat ng ating Panginoon, pag siya nangingisda, tinatapon niya yung sa dagat at lahat ay gusto niyang mahuli. Hindi yung namimili siya. Okay, mamimili siya, no? Pero kailan mamimili ang Panginoon? Kapag ka nalambat niya na yung lahat na available na isda, uupo ang Panginoon at iisa-isa niyang pipiliin niya. Yung iba, nag-reject sa kanya, nire-reject na rin. So, upo ang Diyos, tapos pipiliin niya yung mga isda, yung mga nahuli niya, kung alin ang karapat-dapat. Sino yung mga karapat-dapat? Ito yung mga tumanggap sa kanya. Ito yung mga pumilala na nakagawa nga sila ng kasalanan. Ginawa nilang Diyos ang salapi, hindi na sinamba ang Diyos. Pero nung nakilala nila ang Panginoong Yesus, at nakita nila yung kanilang pagkakamali, nakita nila yung kanilang kondisyon, na kung magpapatuloy sila sa ganong sitwasyon ay mapupunta sila sa lugar na kung saan wala ang Diyos, pinili nila ang Diyos, pipiliin din sila ng Diyos. No? We love Him because He first loved us. Pinakilala ng Diyos sa atin na kailangan natin yung tagapagligtas, tapos tinanggap natin yung tagapagligtas. So, what is behind, forgetting what is behind, ibig sabihin, hindi natin iniintindi ang future. Ano ang iniintindi natin? Yung past. Ano iniintindi natin sa past? Nakita natin doon kung paano tayo
hinahan ng Panginoong Jesus. Nakita natin doon kung paano niya ibinigay yung kanyang buhay para sa atin. Pagdating kasi sa mga altar, hindi yung mga pinapatay ang binibigyan natin ng emphasis doon, kundi yung pagbibigay sa atin ng buhay ng Panginoon. Sa altar tayo minimit ng Panginoon. Sa altar tinutugunan ng Diyos yung binibigyan ng Diyos yung problema sa atin. Sa altar tayo patay, pero bubuhayin tayo ng Diyos. So makita natin na ano, no, na pagdating sa iba ang thinking ng Diyos dun sa future, sa back at saka sa front. Sa atin kasi nung binasa natin yung Philippians, ang pumasok sa isip natin, ang nasa back, ito yung nakaraan, no? Sabi, kalimutan mo na yung nakaraan, mag-press on ka na sa prophecy. Kaya puro involvement ng tao ngayon, prophecy, kung kailan darating ang Panginoon, kung kailan, ganun-ganun. Hindi, ang sabi ng Panginoon, yan, tinan nyo yung nakaraan. Tinan nyo yung past, kasi madaming error ang nangyayari, marami tayong pinapaniwala na mali. Kasi hindi natin tinitingnan yung past, ang tinitingnan natin yung future, pero hindi natin mapipredict ang future. Tinan niyo ang Panginoon, di ba? Sabi sa kanya, kailan? Sabi ng Panginoon, hindi alam ng tao, hindi alam ng hindi ko rin alam, ang nakakaalam lang ang Diyos. Pagkatapos, sa kanya sasabihin yung mangyayari, iniisip mo, teka muna, sabi ng Panginoon, hindi niya alam. Pero ang bali ang sinasabi, hindi niya alam, yung time, no? So ibig sabihin man to mahina ang meron din palang hindi magagawa ang Panginoon. Ngayon kung bibigyan natin ng palusot ng Panginoon, sasabihin natin hindi alam niya talaga, yung kaya lang ayaw niya nang sabihin. Which ibabase natin yun dun sa ano, sa scenario, kasi inihahalin tulad niya ang sarili niya na doon sa magnanakaw. So yung magnanakaw, hindi niya iaanas kung kailan siya magnanakaw. Otherwise, magiging prepare yung ano, yung bantay ng bahay na papasukin niya. Diba? So yun ang sinabi yung strong man, maghihintay yan. Pero sabi niya, kung gusto mong magnakaw, i-bind mo yung strong man. Ngayon, tulad ng sinasabi niya, parang, pero sa akin, no, ito talaga ang nakikita ko. Kasi ako medyo, may humor ako, no? So nakikita ko yung humor ng Panginoon dito. Sinabi, hindi niya raw alam, pero sasabihin niya yung circumstances. Ibig sabihin, alam niya. Parang ganito na lang sabihin natin. Sabi ng Diyos, alam ko kung kailan ako babalik, pero hindi ko sabihin sa inyo. Tanong niyo dun sa ano. Diba sabi, only the Father knows. Tanong niyo dun sa ano, sa tatay ko. But if you will ask his Father, no? Sabi nga sa Panginoon, kailan darating yung anak niyo? Ano sasagot ng Diyos sa atin? Pinagkalog po na sa anak ko yung desisyon na yun, siya ang tanongin nyo. So, magre-rego doon kayo. Pero bakit ganun? Kasi ang Panginoon gusto rin ng surprise eh. Naalala nyo yung keno, si Abraham, di ba? Sabi niya, i-offer mo yung anak mo. Tapos, nung in-offer ni Abraham yung anak niya, after na i-offer niya yung anak niya, di ba sinabi ng Diyos na ng angel na, teka, hindi yan, yun na lang i-offer mo yung naipit dun sa ano, sa halaman. Tapos sabi ng Diyos kay Abraham, ay, alam ko na now I know, ganun. Tuwan-tuwa ang Diyos sa kanya. Ang pumasok sa isip ko, ba yung Panginoon para gusto rin niya na nasusurpresa siya. Kasi sa totoo lang, talagang alam niya na ano, na tatanggap, na susunod si ano, si Abraham sa kanya. Pero ang Panginoon, tingin ko, ano eh, gusto niya surpresahin yung sarili niya. Gusto niya makita mismo yung actual na pagdidesisyon niya, no? ni Abraham ng kanyang pananampalataya dun sa ama. Kaya tuwan-tuwa yung ama. Kahit alam niya na ganun, pero yung the fact na nakita ng Diyos Ama yung exact time na sinabi ni nagagawin talaga ni ano ni Abraham yung ano yung inutos sa kanya, masaya ang Panginoon. Ganun din ang Panginoong Yesus ano nung tinatanong siya ng mga ano nung mga alagad, kailan ba mangyari ito? Kailan ka babalik, bla bla bla. So sabi niya, hindi ako, hindi ko rin alam kung kailan ako babalik. Ang nakakaalam lang yung tatay ko.
At of course, alam natin na alam niya kasi yung tatay niya, hindi naman pa. Pero ayaw niya ipaalam sa atin kasi gusto niyang masurprasa. Gusto niyang yung ano natin, yung enthusiasm natin genuine. No, kasi pag alam mo talaga na ano kung halimba darating siya ng November 5, o di salbahe kang November 4, tapos confession na lang sa gabi para pagdating ng November 5 eh. Okay ka na naman. So hindi genuine yung ano. Hindi genuine yung pag-wait mo sa Panginoon. Pero pag sinabi niyang, hindi ko sasabihin sa inyo. Pero sasabihin ko sa inyo yung ano, yung mangyayari bago ako dumating. Ito yung bantayan niyo. So, alam niyo na yun ngayon. So, excited ka ngayon na nagbabantayan ng ganito. And of course, yung sinasabi niyang ganun, nangyari na yun. Kaya hindi tayo ngayupo na, teka muna, sabi sa Revelation, ganito. Ay, paano kaya yun? Babagsak yung mga stars, yung mga magkakaroon ng madidisrupt yung universe. Patay. Sa Bible, pag sinabing maglalaglag yung mga hari, yung mga between yung araw, yung buwan, it talks about ano, political power, yung mga dynasty babagsak yan. At nung sinabi sa ano, sinabi ng Panginoon na dahil sa Revelation din ano, sinabi ni John na nalaglag yung ano, yung mga stars, hindi literally nalaglag yung mga stars na yan, kundi yung entire leadership ng ano ng Israel bagsak. Israel as a nation ceased to exist. Yung aeon, yung era, yung world, yung aeon nila, siglo nila wala na. Wala na Israel. Sumulpot na lang sila noong 1948 ulit.